masayang buhay ngayon. Ang dami nang nagbago, pero kahit ano pa man ang mauso, radyo pa rin ang gusto ko. Sabay opisina, kotse, taxi at jeep, tricycle, FX, bus na masikip, palagay internet, plaza, karinderya, Energy FM, nagbibigay saya. Tama. Huwag nang sabihin radyo, sabihin mo 106.7. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy. Ang pinakasikat na FM. Cheers, Miss Gabaglita. Magandang araw ng Lunes, mga Marcel. Kayo patuloy pa rin pong nakikinig sa number 106.7 Energy FM. Pangga, huwag mong sabihin radyo. Sabihin mo. Naka-energy na ba ang lahat? Truly, madly, deeply, dapat naka-energy ka na dahil ayaw mo namang pahuli sa chika, di ba? Yes. At marami sa atin talaga, Marites na Marites. O, oh, di ba? On a Monday morning, June 6, 2022. Sa lahat ng mga nagbabirthday, happy birthday. Ito regalo namin, chika. O, di ba? Ano yan, Mare? Ano bang lahat? Ako po si Kapitano Sisa. Ako ang yung Tita Cora. Oo, na hindi pantay ang kilay. Kasi mari nag-ano ka... Pagkita mo. Pagkita mo. Ayan, nagkilay. Tapos... Hindi, first time po. Kasi ang tagal ko nang hindi nakakadalaw sa glass skin para ayusin nilang kilay ko. Tapos, eh, bida-bida ako. Nagpabila ko ng blade. Alam mo, sa tanda kong ito, hindi pa ako nakakapag-ahit ng kilay ng ako lang. Kaya tignan mo, yung isa manipis, yung isa pa. Pag mapamamicroblading na lang tayo. Uy! Hindi ka magiging ganyan! Ayan. Ayan. At syempre kami po ang Baklitas! Woo! Ito na, Chika Mars. Ano yun, Mare? Naku, alam mo ba naman ang personalidad ng ABS-CBN ay kulang na nga lang daw ay halikan nila ang tweet ng mga Marcoses. Oh. Hindi ikaw si Kapitan na sisang gustong halikan ng puwet ni Sandro. Hindi yon, ah, diba? Hindi ka magiging mahalay. Kumaga ngayon, kanya-kanya na daw sipsipa. Ay! Diba? Matapos silang tawaging magnanakaw. Matapos silang sabihang son of dictator. Matapos silang kung ano-ano. Ngayon, kanya-kanyang pabango. Ay! Unahin na natin unang-una, diba, sa listahan si Karen Davila. Na diba? Binarani. Na sinupalpal ng bonggang-bongga. Ni Aimee Marcos, di ba? Ang bunga niya, magandang umaga ang bunga ni Aimee Marcos. But nandito ka pa? Oh, di ba? Boy, good to see you still in the Philippines. I thought you're going to migrate pag nanalo ang mga Marcos. Oh, di ba? Sa may buwelta, ang sabi ng Karen Davila. Ano sabi? It's for the betterment of the country. Ah! Na. Pangalawa na dito ngayon, si Rufa Gutierrez. Ah. At diba, wala na, kumbaga wala, tahasan na niyang inilantad na isa pala siyang loyalista. Nang? Marcos. Ah. Kasi noong nakaraan, diba, hindi niya nga mailantad dahil sa takot na mawalan ng trabaho. Ay, naku. Pero baka ngayon, matigil ang Rufa G. Diba? Pero ngayon, Mare, ay gaganap pala siya bilang First Lady Imelda Romualdez sa isang pelikula under Viva Films. Bakit? Oh, diba? Uy! Hindi mo kikwestiyonin. Mas lalo kayo questionin mo, lalo pang may caption pa siya na my one and only First Lady. Oy! Hindi ikaw ang First Lady ni Bistek. Wala nga. Huwag mo na anuin. Kawawa naman. Natalo na nga yun. Ay, hindi mo ano yun dahil nagalit doon. Pero yun na nga din. Tapos marami pang ilan na mga sunod-sunod. Yung mga kumanti dati sa mga Marcoses like sila Melay, sila Jolens, di ba? Medyo ngayon, tikom ang mga bibig. Siguro, nanguluntoy. Oo, siguro pinagsabihan na sila ng management kung ayaw niyong mabura sa mapa ng Pilipinas. Tumahimik kayo.
Diba? Ngayon yung magsasasabihin, diba? Na sila'y magnanakaw, sila'y diktador. Matinggera pa. Ewan ko ba naman sa inyo, may 6 na taong kayo sigurong may pwesto sa bilangguan. Hoy! Pero alam mo, feeling ko kahit sabihin, ano, matinggera ang presidente, hindi na yun papansinin. Correct, diba? Kasi diba, hindi na nasa person... Hindi na papansinin, Mari, alam mo kung ano ang gagawin nila? Padadampot ka na lang. Hindi na sa personality niya na ano, na dead malang. Kaya niya, basta gagawin ko yung ano totoo, ko. No. Ever since, no, parang ugali talaga nila yon na parang mahilig silang... batuhin ka ng putik, very classy, di ba? Pag binato ka ng putik, babatuhin kita ng diamonds. Ay! Gusto ko, batuhin natin ang putik! Tama, di ba? Ninang imaw daw. Hindi pa magiging ninang si ante. Oo. Pero yun na nga daw, di ba? Kanya-kanya ng sipsipan. Ultimo nga daw si Meme Vice, di ba? Dati na sinasabi nga, not directly, di ba? Na kung ano-ano sinabi again sa Marcoses. Mm-hmm. Dahil nga syempre, sumusuporta dyan sa kalaban. Di ba? Na parang ngayon eh, matiwasay at tahimik na. Mm-hmm. Siguro ayaw niya ulit na alam mo yun, Makibuloy the second, di ba? Ay, ipapasara din. Hinamon niya si Kibuloy, nagsara. Ngayon, hamunin niyo si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Hamunin nyo ngayon. Kung hindi tuluyan talaga kayong alam mo yun, nasa kangkungan pulutin. Ay, hindi mo ipapasaraan lahat. Pero yun na nga din, hindi ba? Pero kahit pa paano, at least buwabawi naman din sila. Mm-hmm. Or wala lang talaga silang choice. Oh. Naku, hindi nila mapipigilan, Mari, ha? Yung, ano, yung pagiging ano ng presidente. Correct. Di ba nagsabi ngayon presidente na hindi daw siya titigil sa pagbavlog? Tama. Oh, diba? Very, very millennial. Correct, hindi ba? Diba? Sinayaan na lang din natin, Mars, di ba? Pero antabayanan natin kung ano nga ba mabibigyan nga ba ng justice si Rufa Gutierrez ang pagganap bilang first lady. Kagaya ng lagi nating sinasabi, Mari, suportahan na lang natin ang gobyerno. Correctamente. Kasi hindi rin naman kaya ng gobyerno na sila lang ang ano. Oo, tsaka isa pa, di ba, na parang tipong being a Filipino citizen. Yan, let's do our part. Oo. Di ba? Para naman sa ikabubuti ng lahat. At magbayad ng buwis. Tama. Hoy! Hindi mo sasabihin sila yun. Bayaran nyo na yung dapat bayaran para bumaba ang gas. Hoy! Hindi ka mahihirapan sa gas dahil nag-aangkas ka. Anyway, siya mo muna ang ating unang chika for today's video. Ako po si Kapitana Sisa. At ako ang yung Tita Cora. At kami ang Baklitas! Woo! Tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Pangga, huwag mong sabihin racho. Sabihin mo!